Narito na ang latest weather balita sa mga oras na ito. Bukod sa bagyong Jelena PH, binabantayan din ngayon ang bagyong Kiko PH na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang hapon. Tatawarin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea at may posibilidad na lumapit sa Batanes at Babuyan Island pagsapit ng weekend. Mataas din ang tsansa nitong maging isang typhoon ayon sa DOST Pag-asa. Napanatili ng Typhoon Jelena PH ang lakas nito habang kumikilos pa Sibuyan Sea. Ayon sa DOST Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa northwestern portion ng Sorsogon, northern portion ng Masbate, western portion ng Albay, Romblon, Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, southern portion ng Bulacan at Bataan, northern at central portion ng Oriental Mindoro at western at southern portion ng Camarines Sur. Nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Albay, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, western portion ng Catanduanes, natitirang bahagi ng Bulacan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, natitirang bahagi ng Bataan, Nueva Ecija, central and southern portion ng Aurora, southeastern portion ng Quirino, southern part ng Nueva Vizcaya, Benguet at La Union. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang western portion ng Northern Samar, northwestern portion ng Samar, Aklan, northwestern portion ng Antique, Capiz, at northeastern portion ng Iloilo. Huling namataan ang bagyo sa layong 65 km east-northeast ng Romblon. May lakas ng hangin nasa 100 km per hour, bugso ng hangin na nasa 125 km per hour at kumikilos po west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa latest track ng Pag-asa, may tsansang mag-landfall muli ang bagyo sa Bundok Peninsula, Marinduque, area bukas ng umaga. Babaybayin din ito ang Tayabas Bay at posibleng muling maglandfall sa Quezon, Batangas area pagdating ng hapon. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.